Pormal nang ipinasa ni General Delfin Bangit ang pamumuno ng AFP kay Lieutenant General Nestor Ochoa. At bago magpaalam sa AFP, may banat pa si Bangit sa kanyang sinapit. Magbabandila si Jay Ruiz. No regrets today. No tears today. Ilang beses muntik maluha si General Delfin Bangit sa huling pagharap sa mga sundalo bilang AFP Chief of Staff. May 13 buwan pa sana siya sa serbisyo pero pinili niyang magretiro nang maagat isali ng liderato kay Lieutenant General Nestor Ochoa. Ito'y matapos sabihan ni President-elect Noynoy Aquino na hindi niya gusto si Bangit na mamuno sa AFP. I am retiring early for the sake of the service. It is not good for the armed forces to be embroiled in a controversy like what happened here. And my concern is that this might set a dangerous precedent. Hanggang sa huli, hindi sang-ayon si Bangit sa paraan ng pagpuwersa sa kanyang matanggal sa pwesto. Because of what happened to me, people would think that the position of Chief of Staff is coterminous with the Commander-in-Chief. It is not. This might lead our military leaders to allow political patronage. Pero pinaalalahanan pa rin niya ang mga sundalo na maging tapat sa papasok ng administrasyon. Mismong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang asiwa sa change of command ceremony. Kilalang malapit kay Pangulong Arroyo si General Bangit na nagsilbing PSG commander niya mula pa noong vice presidente si Arroyo. Del Bangit, true to his character, did not even brag, although he had every right to do so, about the crucial role he played to maintain a politically neutral Armed Forces of the Philippines. Sa kanya namang acceptance speech, tiniyak ni Lieutenant General Nestor Ochoa na posibleng ilang linggo lang ang tatagal niya sa pwesto. I am ready to take on this responsibility as caretaker of the Armed Forces of the Philippines and make sure that continuity and stability in the chain of command is sustained. Bago naging acting AFP Chief of Staff, naging commander ng National Development Support Command si Lieutenant General Ochoa bago naging acting Vice Chief of Staff. Para sa Bandila, Jay Ruiz.